Story time. So, summer na dito sa Japan, napakainit na at nag-decide kami pumunta ng ilog. Yung ilog yung pinatami may hagdan, pero napakalalim ng tubig. Pero naalala namin, ay, tumatawid nga tayo ng baha sa Pilipinas, bakit ayaw natin tumawid ng ilog? So, ayan, nahirapan yung shine ko. Pagdating namin, yan, nag-tiktok-tiktok lang kami. Eme lang. Pero nag-barbecue naman talaga kami pagdating namin doon. Pag-alis namin, syempre, kailangan linisin. Clean as you go, you know. Tapos, nag-decide din kami pumunta ng bundok kasi nga summer, napakainit. Kaso, birthday ko noon, kaya nag-decide din ako na mag-paragliding. First time ko mag-paragliding, akala ko mamatay na kami. So, ayun na nga. Yung next step daw, kailangan mo daw tumakbo sa bundok na parang Teletubbies, may dala ka pang knapsack na parang hindi mo naubos yung baon mo sa school. So, ayun na nga. Binigyan ako ng chance lumipad, pero dapat hindi daw masyado mataas para daw hindi masakit mo fall. Pero lang, beses na ako na fall, di naman masakit. Nag-try ako ulit. Sobrang bigat pala hilahin pag malakas yung hangin. Ganito pala yung feeling maging kalabaw. Pero okay naman yung flight ko, medyo mataas naman na. Yung next, tinignan namin yung mga professional kung paano sila mag-take off kasi yung paragliding nga is free flying. So, medyo delikado talaga pag lumipad na sobrang taas kasi wala silang spare na parachute. Ayun, kung gusto mo mag-isa sa ere, kailangan mag-take na several classes at magkaroon ng certificate. Pwera na lang kung gusto mong lumipad at huwag na bumalik sa lupa. Eme lang. So, dito pala, nasa Ranzan pala to ng Saitama. Yun lang.